Diba guys, na nag-aral pa rin ako ng 2013, nag-aral ako ng home aid care attendant. So, dati kasi, high school graduate lang ako, tapos, iyan pa nun yung, kalakasan pa nun yung caregiver. Pero, meron siyang required na 72 units, o nakapagtapos ka ng ganung, na 2 years sa college, pero hindi yun, dahil nga sa kulang ako sa requirements, hindi ako nakapag-apply. And then, talagang nagpupumilit pa rin talaga ako mag-aral na mag-aral. So, pero malaking tulong to kahit papaano. Marunong ako mag-check ng temperature doon sa lagnat. Tapos marunong mag-BP. Marunong ako mag-share ng paano ko aalaga ng pasyente. Kasi naka-experience ako na matanda. Yung bahay niya, may edad na siya. So, talagang pader to pader. Bahay kubo lang siya. So, naglagay ako ng mahawakan niya na blue bead. Tapos hanggang sa makarating sa CR, kumahakbang siya. Ang hawak niya yung blue bead. So, maganda pa rin yung natutunan ko sa eskwelahan na to. So, yun lang and share stories lang. And then, magagamit ko rin to. Yun. Talagang continuous learning talaga. So, sikap lang and then sa naka-influence sa akin yung pag-research sa internet and then panonood ng video ni Doc Willyong. So, malaking bagay yun and natutunan ko din yung talagang sikap na sa pag-aaral lang. So, yun lang and short stories lang. Yun lang and 2013. Yun lang.